sumuko na si dating US President Donald Trump sa mga otoridad dahil sa patong-patong niyang kaso mula sa pagtatangka nitong baligtarin ang resulta ng 2020 elections sa Georgia. Kasabay nito, inilabas na rin ng Fulton County Jail sa Atlanta, Georgia ang mugshot ni Trump matapos nitong magpiansa ng $200,000 sa kasong racketeering at conspiracy. Sa ulat ng US media, matapos kuhaan ng mugshot, sumalang sa proseso si Trump saka ito nakalabas ng kulungan sa loob lamang ng 20 minuto. Nagpaulak pa ng interview si Trump sa mga reporter at sinabing wala raw siyang ginawang mali at may karapatan daw siyang hamunin ang isang eleksyon na tingin niya ay may hindi tapat na resulta. Ito rin ang ika-apat na beses na nahuli si Trump mula noong Abril at ang kauna-unahang US President na nagkaroon ng makasaysayang mugshot. Itinakda rin ni Fannie Willis, District Attorney ng Fulton County, na nagsampa ng racketeering charges ang deadline ngayong tanghali para sumuko si Trump at 18 pa nitong kasamahan dahil sa kanilang mga kaso. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.